gawain at pagbayad mo po kami, O Lord, sa mga ginagawa natin. In Jesus' name, pray. Bye.
Love you, King.
dapat po kayong mabuhayan, Panginoon. Kayo po yung Lord, mayroon na inialay para po sa amin lahat, Panginoon. Lord, sana namin sa iyo yung binigay niyong sacrifice para sa amin lahat, Panginoon, na binigay niyong buhay niyo para sa amin, Lord. Lord, na may maging productive kami, maging malamang po namin yung ating mga purpose sa buhay, Panginoon. Yun ay pagpuhayan ka at mahalin ka, Panginoon, ng buong-buo, Panginoon, maging ang aming kapwa, Panginoon. Good morning ulit. Good morning. Yan, mga kaganda. Yan, isa sa
isa sa anak ni Jacob. Pangalawa sa puso si Joseph the Dreamer. Yung lang natin pinangalaman. Yung si Joseph the Dreamer. Ngayon, ilan ang anak lahat ni Jacob? Pagkaya si Mama Daniel, ang Mama Daniel ko. Labing na sa isa. Ha? Natabulungan yata sa kilid. Ayan. Okay, so, labing dalawa po ang anak ni Jacob. Patay po ng katol. Sa malabo sa kanila. Kumana ba? Tire kumana? Ano? Yan, sino ba nakakilala kay Abraham? Si Abraham ay father of faith. Eh, bakit po siya tinawag na father of faith? Ito po, matitindi ko ito. Bakit si Abraham tinawag na father of faith? Tapos ba naalala kay Abraham? Si Abraham, pinangakuan ng Diyos. Huwag niya, Abraham, no? Abraham, lumabas ka ng bahay mo. Lumabas ka. Tumingala ka sa langit. Ay gabi. Nakita niya, dahil baduin. Sabi niya ng Panginoon sa kanya, yung lahi mo magiging sindami niya. Matapag po yun. So, ganoon po si Abraham, pinangakuan ng Panginoon. Sa binasa ni Brother Rabbi kanina, Genesis chapter 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubog ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Abraham, Abraham. Sabi ng Panginoon ni Abraham, nandito po ako, Panginoon. Sabi siya ng sabi ng Panginoon, isama mo ang isa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah, ang kumakit kayo sa mundo, na ituturo ko sa inyo, ihandog mo siya sa akin. Sabi niya, ihandog. Bakit niya, ihandog? Ang inahandog po, hayop lang, bakit tao? Bakit yung may isa-isang anak niya? No? Tumapag na, bakit ni Jacob? Inantog mo sa akin, no? Ang iyong anak. Ang pag-antog po, ang pag-worship, na in-offer nila noon, sila po, sila may sumamba kayo sa akin, ngayon na hayop. No? Ang hayop, hindi hayop na tao. Yung mga hayop talaga yung mga baka, kambing, tuba, yun yung dalawin nila. I-handle nila yun. So, ganun po yung pag-handle na biblical. Nakakalungkot po ngayon sa panahon natin. Pag pumunta tayo, sila pumunta ng simbahan. Ganun, may mga hayop sa mga sa paligid ng simbahan kasi nga i-handle. So, sa atin ngayon, yun po yung biblical yung turo ng Panginoon. Kailangan po pumunta ka sa simbahan, meron ka dala-dala. Sa panahon natin ngayon, maraming mga churches na hindi na biblical yung pagsamba. Diba? Sinasabi ko kailangan, pumunta ko sa simbahan nyo, mag-bless ako dyan, ha? Meron akong mapulot, meron akong kailangan dyan malamig. Ang kailangan dyan, makainom ako ng kape, mabusog ako pag-uwi, hindi po ganun ang tunay ng pagsamba. Ang i-promise mo ng Panginoon ng pagsamba, kailangan may dala ka, pumunta ko sa simbahan. Tingnan nyo sila, di ba, pag may dala sila. Pag sila yung nahihil na nila mga hayop at nila na simbahan nyo, hirap na hirap sila. Hirap na hirap sila ganun, mga hayop nila. Tapos siya ang kakatayin doon sa simbahan. Pag uwi nila, hindi na sila hirap, relax na sila kasi lang ang kapag-handog na sila. Sa atin ngayon, baligtad. Pupunta ka sa church, hindi mo sila hirap na hirap. Paglabas nila, dinawa. Sa atin naman, pupunta ka sa church, hirap na hirap paglabas mo, dinawa. Bakit? Sabihin niyo, bakit hindi dinawa? Bakit? Kasi din yung dala mo sa iyong katawan, inuwi mo ulit. Inuwi mo. So dapat doon mo yung uwi, para uwi ka ng mag-aam. Ano yung dala-dala mo? Pasakit, hirap. Iiwan mo yun sa templo. Yan doon mo sa Diyos. Amen? Amen. So lahat po tayo, iiwan natin yung mga problema, iiwan natin sa Panginoon. Siya ang bahala sa atin. Bakit sinubok si Abraham? Bakit siya sinubok? Ano ba ang Diyos? Siloso ba ang Diyos? Ang naging hinutulog ni Pastora. Ang Diyos po ay mapanitibuhin, ibig sabihin, siloso po siya. Siloso ang Diyos. Tinuturo lang kayo ni Pastor yan, mapanitibuhin yung Diyos ang Panginoon. So, kaya sinubog si Abraham, kasi nag-request si Abraham, nag-pray sila mag-asawa, Panginoon, bigyan mo kayo ng anak, kasi ang pagkakit na po. Tapos, nung nagkaanak sila, ang edad ni Abraham is 100 years old na siya.
Kaya nagtatak sila, tuwantuwa siya eh. Tuwantuwa sa ulo, ganito na ako, ganito na ako. Siya, kasi ulit ako, 100 years old, wala sa akin ganun, di ba? Siya, nagtatak ako, 100 years old. Samantala tayo, yung ibang ka, 70 years old. Di ba? O mga so kaya sobrang mahal niya si Abraham kasi nga, kilugod pa siya ng Panginoon kaysa sa isang anak na minamahal niya Abraham. Siguro no, siguro na focus na yung ano ni Abraham, yung kanyang atensyon. Kasi sabi dito, iaari mo ang iyong kaysa sa isang pinakamamahal na anak. Alam niyo bakit pinaari sa kanya? Bakit? Kasi nagselos na po yung Panginoon sa kanya. Dati, buong puso minamahal ni Abraham ang Diyos. Tapos nagkaroon ng kaagaw ang Diyos ngayon. Sa kanya, kaya sinubok siya ng Diyos. Sabi dito sa Genesis. Genesis 23, kinabukasan mga tuwang si Abraham, nagsipak ng kahoy, paggamit sa panggamit. Verse 4, tatlong araw po siya naglakbay, kapatang bundok. Grabe no? Tatlong araw. Tapos nyo ba, hindi nyo nakita na iangandog ko yung anak ko? Ay, sa isang anak ko? Hindi siya nagtanong na, bakit Panginoon? Binigay mo sa akin ito, bakit mo babawin eh? Hindi siya nagtanong eh. Kasi sumunod lang si Abraham. Ang verse 5, sinabi ni Abraham sa alipin, nandito lang kayo. Verse 6, pinasahan ni Abraham yung kahoy. Dala niya. Tapos, pati yung apoy, dala nila, panggatong, at lumakad na sila. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. May napansin si Isaac, talino ni Isaac, sabi niya, ama, may dala tayong kahoy, may dala tayong apoy, may dala tayong kutsilyo. Nasaan yung tupa? Kasi lagi ganoon ang sinabi, pero itong time na ito walang tupa, nagtanong si Isaac yung anak. Kanina, no? Tapos sabi niya, Abraham, meron. Ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tupa. Hindi, Abraham, samantala, maliwala nung usapan nila, iyahandog yung anak. Tapos ang sabi ni Abraham sa anak niya, ang Diyos ang magbibigay. Hindi na alam, no? Hindi na yung panapartayan, di ba? Ganun si Abraham. Verse 8, Diyos, sumagot na kasi Abraham. Ang Diyos ang magbibigay anak, nagtupa. Hindi na, lakad mo tayo. Verse 9, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Gumawa siya ng mga bato, patong-patong. Inayos niya, tapos sa iba po, nilagyan niya na ng kahoy, lakad niya. Kasi ganun yung worship ng araw pagsampay. Wala akong templo yung araw ni si Abraham. Tapos hindihan niya na sila sa akin. Hindihan niya na. Sige siya, ako yung sampat, ako yung tapin. Ako yata ang kakatayin. Humiga naman si Isaac. Humiga. Pero nakita ni Isaac, kung gagawin ako yung hanggang ng ama ko. Siguro na pag-ahabang na kahit si Isaac, pinag-ibig ko mas pinag-ano, mas inyurin sa Diyos. Kahit ako, kahit ang endog. Doon kinabahan yung dalawa. Magkapa, di ba? Kakatayin eh. Yung anak, tayo pong mga magulang, yung anak ko ba natin nakikita nila na tayo ay nag-worship sa Diyos? Yung tatay ko, nakapit sa Diyos. So, sana no, pinag-pray natin natin, sana makita ng mga magulang, ang anak natin na ay mga magulang ko, nag-worship, yung mga worshipper lang sumasabay sa Diyos. Amen ba doon? So, yun po ang ating ang goal na tayo mga magulang is maging makita ng mga anak natin tayo ay mga worshipper. Amen? Ito na po, hindi gana. Ito na po, mabilis na po itong mensahe na to. Mabilis na to, hindi gana. Hindi gana po si Isaac. Ito na, hindi gana. Tinuha na yung patalim. Nung sasaksakin na si Isaac sa verse 10, ito na, okay pa na yung anghel, lumabas na. May picture sa akin dyan eh. Parang pinag-play. Tasaksakin niya ng anak niya. Tinawag siya ng anghel. Anghel ng Panginoon sabi, Abraham, Abraham! Teka, sabi. Huwag mo saktan yung bata.
sa Bible mo, nung nag-aaral po tayo ng, sa school, no? Pag exclamation point yung sinabi, ano ang sabihin nun? Ma? Sandali! Exclamation point. Pabigla. Oh, pabigla yun, di ba? O, pabigla, pasigaw, no? Pero sandali! Ganun yung anghel. Sandali! Huwag masaktan ng bata. O, sanasunod sa sinabi. Natitiyak ko ngayon ang dakang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkain sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Hindi ko makakaganda. Natarantay ang anghel. Tapos paglima ni Abraham sa verse 13, nakita niya na mayroon ng tupa na provide ng Panginoon. May tupa na nakasabit yung sungay na sa puno, sa sanga. So yun yung inawa. Yun yung kinatay, pinalit ka kay Abraham. Ano mga katutunan po natin dito sa pag-alay ni Abraham sa kanyang anak? Ano pinakamamahal niyang anak, inalay niya sa Diyos? Tingnan niyo po, kayo po, yung isa-up natin, ano yung isa-up niyo sa buhay niyo? Yung pinakamamahal niyo? Pwede yung bahay yan? Pwede yung pamilya yan? Pwede yung jowa? Pwede yung ari-arian yan? Pwede yung aso yan? Alam mo? Yung pinakamamahal niyo. Si Abraham, yung pinakamamahal niya, handa niyang ipag-aamit at ibigay sa Diyos. Ngayon, ang tanong, handa niyo po bang ialay sa Diyos yung pinakamamahal? Oh. Amen, ha? Amen, sana. Ganun po ang mga niyo na ako. Ang tatagal mo pinag-pray, tapos mapag-taborin din sa'yo. Ibig sabihin po pala, pag meron kang mahal na mahal na bagay, yung asawa mo, anak mo, bahay mo, pag meron kang mahal na mahal na bagay o pamilya mo nang hindi sa Diyos, magsiselos ang Diyos. Tama ba? Pwede niyang gawinin sa iyo yun. Mahal na mahal mo yung bahay mo, Rabbi Rachel, ihandog mo yan sa akin. Mahal na mahal mo yung sitsyo mo, pwede bang inandog mo yan sa akin? Ay, di Lord, ang pinipray ko ito sa iyo, bakit makukunin? Pinipray ko yung apo mo sa iyo, bakit makukunin? Handa po ba tayo? Pag nagselos mo ang Diyos, ganyan. Susubungin na tayo ang mga kapatid. Ang mga ninyo, mahal mo. Kaya kung gusto mong maalihin ka ito, tip na po ito. Kung gusto mo, kung ayaw mo na sa asawa mo, mahalin mo ng sobra. Nanindid sa Diyos. Para sabihin ng Diyos, mahal mo si Rachel, grabe yan. Nanindid sa akin, ha? Ihandog mo siya sa akin. Sige, sabihin mo, yes. Sige, Panginoon, gusto mo, di ka na dati rin sa mundo, dito pa lang, kasaksakin mo na. So, biro lang po. Naisip mo nga po tuloy eh. Diba si Pastor Cesar at si Pastor Kelvin? Wala dito? Baka may nahal nyo ng sobra eh. Oh, ha? Kasi kinuha ni Lord eh. Diba? Pwede si Pastor Cesar at si Pastor Kelvin ang isa-up natin dito. Si Pastor Kelvin, namahal na mahal nyo. Inaasahan nyo talaga yan, ha? Pasinaasahan niyo si Pastor Delvin kaysa sa akin, ha? Kukunin ko sa inyo yan. Pwede, di ba? Pwede. Si Pastor Cesar, mahal na mahal niyo, inaasahan niyo sa program niyo, panayang ano, sa panayang donate, ha? Panayang turo sa inyo, ha? Dahil sobrang mahal niyo kaysa sa akin, kukunin ko yan. Pwede, di ba? Hindi niyo ba naisip yun? Ngayon, kung sino yung gusto nyo maalis dito, mahal na natin ang sobra. Ako, baka yung ano natin, mahal na mahal natin building na to. Hala, ang maintenance. Yung kisa nyo, mahal na mahal natin, ng higit. Sa Diyos, pwede nyo pang ialay niyo yung kisa ninyo. Ialay niyo yung ilaw sa akin. Pwede po yun. Pag nakita na ng Diyos, ah, mas mahal ng sila, nila, sabi ng Panginoon, mas mahal ni Mirna ang building. Sabihin sa'yo sa devotion, mas para ang Mirna.
Ialay mo sa akin kutang bayad na ang lupa, ialay mo sa akin ang mahal ng church. Ialay mo sa akin dahil mas mahal nila ang building kaysa sa mga tao, kaysa sa akin. Pwede, tao, pwede. Ganyan pa nangyari kay ano? Kay Abraham. Mas mahal mo yung anak mo sa akin, pinanggit mo siya. Kukunin ko nila. Pwede po yun, pwede yun. Ganun din naman sa kanya, kasi mahal na mahal. Wala si Lila, yes, hindi naman ang Panginoon. Kaya, may nakita ng Panginoon, bakit sisiyan siya ako dito? Mga ando niya, parang sumasabay na sa akin. Alam niyo po ba, bakit may exclamation point? Bakit ako pati yung anghel na taranta? Naiyak po ako dito na nabasa ko ito. Yung anghel na taranta, Abraham, Abraham, sandali, huwag mong promosakta ng bata. Kasi alam niyo po ba, sabi sa Leviticus chapter 1, sa Leviticus chapter 1, papaba doon, ang requirements ng Diyos para mag-alay, baka. Para mag-sumama, baka. Naayon, baka. Kambing, tupa. Kaya nga si Cain eh, di ba naman si Cain nagandog, ano, nagandog si Cain ng gulay, di ba gulay? Hindi nalugod ng Panginoon, kaya nag-alit siya, pinatay niya yung kapatid niya, si Abel. Na nag-alit si Abel ng hayop. Kasi ang required, kaya hindi nalugod si ang Panginoon kay Cain, kasi ang hinandog niya gulay. Ang requirements kasi, hayop, baka, tupa, kambing, yun ang requirements nila. Kasi dugo, bago nga patawarin ng Panginoon, kaya yung dugo ng hayop, yung dugo ng hayop yan yun, ito yung altar. Pag sinaksak mo na yung hayop, kunin yung dugo na yun, ididilig mo sa paligid ng araw-tao. Ididilig yun. Pag dilig doon, titila rin yung ulo. Titila rin yung ano, chap-chap-chapin. Kasi nalagay doon sa altar, saka susunod yun. Ganun pong gagawin niya isang aktapat. Kaya yung anghel na taranta, sandali, umusakta yung bata. Kasi chachap-chapin po si ano. O si Isaac, ganun yung requirements. Kaya nung pinasa ko, naiyak ako eh. Bakit? Tumo, pinakamahal mo nga, chachap-chapin mo para sa Diyos. Kaya sabi ko, kaya pala tinawag na Father of Prince si Abraham. Wala mga kapatay sa panapartahin niya at sa tiwala niya sa Diyos. Bigyan mo anak mo, sarili mo, anak mo. Eh, ang anak mo po yan. Chachap-chapin niya, no? Para sa Diyos. Di ba di ba, ako di ko po kaya gawin nyo, kaya, pero si Abraham kaya niya gawin. Si Sakura, yung tulang mo ulo, paa, ganun. Tapos saka ako sisilaban. Tapos pag sinilaban yun, yung usap lang inaamoy, inaamoy ng Diyos yun. Hindi siya nababanguhan. Doon niya panatawarin sa kasalanan mo. Noon, ganun. Pero sa panahon natin, hindi. Mananalangin ka na lang. Like kay Jesus, di ba? Si Jesus na pinatay. Ang bugo niya, tinubos tayo, kaya hindi na tayo nila mag-ari ng mga ayok. Hinggal ng tawad, Panginoon, patawarin ako sa kasalanan ko. Diba? Diba lahat tayo mga, lahat tayo dito, araw-araw, humingi, may minuto, humingi ng tawad, tama ba? Oo, oh, ginagawa ko po kasi lagi ako nakakasala. Nakapit ko po yung mga kapoy mga kasalanan ko, nakapagpunin ko sa Panginoon. Hanggang nandito tayo sa lupa, ang suksyonal niya ng kasalanan nandiyan. Sinasadya ko, hindi kasalanan ko yun. Malimang malaki ang pasalanan ko. Diba? Pinakita natin sa labas, yung mga kasalanan na hayag, hayag sila pero tayo lihim lang. Sabi mo sa katabi mo, lihim ang kasalanan mo. Oo, pero ang Diyos lang nakakalim ang kasalanan mo. Pagsasunokanin. Pag-isip ng masama sa kapwa ko, kasalanan ko yan. Kaya nabihin ang kasalanan. Yung mga kapitbahay natin, yung mga natin, nakita lang natin eh. Ang darasing, ang paglasang-lasang nag-aaway. Yung mga hayag na kasalanan yun, yung mga nagmumura, nagsisiraan ng ano, nag-aaway, hayag yun. Pero tayo mga tagasimbahan, mga lihim ng kasalanan natin. Pero tingin ng Diyos, pare-parehas na kakasama. Kaya nga talaga sa biyahe lang ng Panginoon, kaya po tayo ay nandito sa loob ng lihim na to. Tama po ba yun? Ganun katindi sa Abraham, pero nung pinasa ko yung Pitibos, kung paano yung sinapangalay, sinachap-chap pa rin yung hayop, umiiyak ako kasi gano'n ang gagawin kaya, no? Isaac? Grabe, nung pinasa ko, umiiyak ako, eh. Kasi masaksak eh, tapos kung yung doon, titilig sa likod, sa ano, sa paligid ng altar. Tapos chachap-chap yung mga paano, ulo, tapos chachap-chap, papatong doon.
yung pitloka, dito na talaga pinasa ko pitloka, yung mga naman daw buhugasan nila yun. Buhugasan. Yung mga asin, yung mga pitloka, yung mga naman daw yung tao. Sabi nga ngayon nila. Hindi lang kayo, tapos buhugasan mo, tsaka sasama-sama mo. Tsaka sisilapan ngayon. Kaya pala si tinawag na Father of Faith o Ama ng Panampalataya, ganun siya katindi mong tiwala si Diyos. Wala na makapantay sa kanya. Diba? Si Ray ba? Kaya mo ganun doon, okay? Pag-isip mo niya lang mangyari niya si Ray. Kung tatap-tapin ko. So ganun po ka ano, kaya tinawag siya na Father of Faith o. Ngayon, ang pag-usapan sa atin. Yung mga isaak po natin, ay isaak natin, pwede mong nag-gadget ka, yung mga kinin niya, pero gadget. Pwede isaak niya yung umaagaw eh. Yung mga umaagaw ng attention para servisyon mo sa Diyos. Pag minagaw niya ngayon, yun, yan yung isaak mo. Pwede isang araw sasabihin sa'yo, ihandog mo sa akin, sa isa. Kung ayaw mo yan doon, okay, pupunin ko ngayon ang anak mo. Ngayon gabi. Kumpulin niyo po talaga. Kaya kabila ko naisip yung dalawang pastor nato ba? Kaya baka ay nalis dito eh. Kaya kung gusto niyo po ako malis dito, mahalin niyo ako ng sobra. Umigit sa Diyos. Totoo po yan. Kasi dahil nasusulat po yan, no? O, basa. Genesis. Mahalin niyo pala si Pastor Delphine, ha? Umigit sa akin, ha? Okay. Yes. Mahal niyo si Pastor Cesar, nangigit sa akin ha, inaasahan niyo yung program niya ha. Anis. Pwede mangyari po yan, kaya ano po sa akin ito, reminder po sa akin lahat ito. Oh. Sabi niya, malapit na rin daw ako, lang po may pilihan. So, totoo po yan. Sa bisita natin, no? Yung ganda-ganda mo na ang anak ninyo kasi ang ganda rin ang anak nila, no? Huwag niyo pumali ng sobrang nangigit sa Diyos po yan. Amen po ba? So, may natutunan na kayo ngayon, mag-uwi niyo. O, vice versa kayo, si mami mo, ganun din. Hindi ko pala kayo pumali ng sobrang si mami, papabawin niyo ito. Kung mahal niyo po yung mahal niyo sa buhay, anak niyo, tatay niyo, huwag niyo pumali ng sobrang nangigit sa Diyos. Oo. Mahal niyo po yung anay mo. Mahal mo yun, pero huwag higit sa Diyos. Kasi pwede niya gawin yun. Pag pinaliin niya yun, wala na siyang kariwan. Mamali mo yun. Masusunod po yan sa arkasyon natin. Ngayon, isipin niyo po, ano bang isipin natin lahat? Ano yung isa ang buhay ko? Kasama ko? Karir ko? As a teacher? Ano ba, maglilikod ba ako o magpumunta ako as a teacher? Diba? Ako ba, hindi ko, siya ko ba? Kailangan ko bang doble yung pagkain ko ngayon? Maka yung short ko eh, mas lumakas? At alaanin ko natin si Abraham ng isa. Bumabat po tayo. Yung aking mga anak, si Apoy po dati eh. Diba, dati, pag gusto ko na, hindi pa ako nakakalimisip si Apoy. Yung walang bantay. Naisip ko may mensahe na yan. Ako, nung napasa ko yan, ako, pagkabawi ng Diyos si Amboy. Kasi, pastor, di ako nakakati kasi si Amboy, wala nang bantay. Si Sister Ray, wala malis. Kaya ang ginagawa ko ngayon, sinasama ko kahit saan. Kaya nga minsan nakatahin dito, kahit higyan sa senta, alam ko, amala na sa inyo. Kasi pumunta sa bahay, pumunta sa kumuha ng kape. Meron tayong problem, pumunta ng tao. Hindi na, may Christmas party natin, wala pang hapon, kumukuha na. Hindi lang po kayo nasasaktan, ako din. Di lang natin, naiinis din po ako. Nakainis siya lang, magkakapit ka, kukunin. Magkakapit ka, kukunin. Nakainis yun. Pero tanggap kayo na yung anak ko, kainisan nyo minsan. Pero kailangan ko isama sa gusto nyo bakit pangkunin nyo. Baka gawin nyo sa sacrifice. Kaya yung mga sasakyan, may sasakyan dito. Yung mga sasakyan yan, number one po yan eh. Yung mga sasakyan, ayaw niyong patapakan dahil mabuti. Yung mga damit din niyo na mga ganda, ayaw niyong masayang ganda, yung pag
kalabang. Huwag niyo maanin ng sobra yung mga gamit. Baka gawin mo. Amen ba? Kaya nasa sura mo. Sabihin siya. Huwag sobrang maan mo ng si Kristo. Diba? Si Kristo mo. Ito ko maan naman. Kasi anak ka na maan naman. Pero remind ko lang, huwag niyong maanin ng sobra. Ngayon sa bahay. Kasi pwede niya kunin na. Pwede niya kunin. Pag-iisaan natin ang buhay. Isipin natin. Imposter sa mo, mahal na mahal mo. Ang isyon nyo, kakaan nyo. Huwag kalapati mo, mahal na mahal mo, kaysa sa Lord. Huwag ko rin yung nagyari. Yung motor mo. Ano pa mga napayin yung makaagaw sa attention natin sa Diyos? Diba? Yung mahal na mahal mo nasa buwan, nasa abroad, ipapadala sa'yo. Mahal na mahal mo. Baka isang araw, pwede mo na sa pinto mo. Bakit? Magtanggal mo sa trabaho? Wala na. Huwag niyo siyang mamahalin ng sobra. Mahilig sa Diyos. Kasi ang Diyos mo natin is provider po siya. Kahit sa ayaw pag sagusin natin, maintindihan ko na hindi. Ang Diyos natin papakain sa atin, gumagawa siya ang tao para tayo mabuhay. Ano po yung tulong ko sa patay? Sa natagpuan sa ano? Pangaral 12:7? Huminga nga kayo, huminga kayo. Huminga kayo, gano'n. O, sabay-sabay pa tayo, inhale, exhale. Isipin niyo naman tayo, nagtutupras naman tayo lahat. Inhale, exhale. 1, 2, 3. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Alam niyo po ba? Sabi sa pangaral 12:7, ang Diyos ang nagpahiram po sa atin. Yung hindi na natin, isang araw babawin niya po yan. Di ba yung ituro mo sa patay? Isang araw babawin niya yan. Kaya yung mga namatay, dito yung mga si Aling Munina, yung nanay ni Sally, sister Sally. Binawi na yung ano, yung pinahirap na hindi nga sa kanya. So tayo, ganun din. O baka na yung mismong buhay natin, yung mismong sarili natin ang isaak natin sa buhay. Yan ang mismong babawin ng Panginoon sa atin. So dito po magtatapos, mabilis na po. Tapos na, dahil na mabilis. Sorry. Kaya pag ako na-speak yan, agad ko. 5 minutes na parang nag-speak yan. So mga time na miss. So, parang pa kayo, i-review natin yung kailangan natin sa akin. Mabilis lang din. Si Isa kasi, pwede mo na kayo umintip. Masabi ko lang ito. Rewind. Oh, rewind. Ding-ding daw niya. Oh, rewind. Kasi yung asawa niya. Sis, kayo makinig. Pwede lahat matulog. Pwede kayo magkape. Sister, magkape kayo. Pwede kayo mag-isaw-isaw mo na. Sabihan mo na yung dalawa kasi hindi na dito. Hindi na sinasin dyan. Rewind. Si Abraham, si Genesis 22 sa akin ng Genesis 22. Verse 1 mababa. Si Abraham sinubok ng Panginoon kasi si Abraham, mahal na mahal niya yung anak niya. Yung sobrang mahal niya, pinag-friend niya ng matagal, mahal na mahal niya. Tapos, sobrang mahal niya, nawala niya atensyon sa Diyos. Kaya ginawa ng Panginoon, sabi niya, Abraham, binangkod niya sa akin ng anak niya. Binangkod niya. Tapos sasaksakin niya na, ginawa na siya ng Panginoon ng anghel. Sabi, teka, huwag niya sasaksakin ng bata. Tapos nag-provide ng Diyos ang tupa. So nag-switch, pinalig ng tupa. Si Abraham, tinawag siya ano, battle of faith. Bakit siya tinawag? Kasi na, kung ano sabihin ng Panginoon, sinusunod ka. Pero mo, mahal na mahal niya ang anak niya. Si Christian mo, yung parang iaalay mo. Yung pagkakento ka ng Israel dito ng araw, ang ayaw, kasaksakin. Tupon niyong dugo, ibibinig mo sa parang ito, kanya nakahiga. Tupon niyong dugo, ibibinig. Pagka-dinig, pumutulin yung ulo. Pupuntunan niya ang laman ng pati ng katawan. Operahan, tatanggal yung pituma. Nakatay, lumaloob, puhugasan yun. Isasama sa pinagputulan, tsaka sisilawan. Ang sumilap naman, yung usok no, naamay naman ng Diyos. Kung pinagputo ka sa handog mo, pinatawad na yung kasalanan mo. Ganun ang araw. Ganun. Ngayon naman, sa panahon natin dahil si Jesus, tinubos tayo. Si Jesus naman yung nilali ng Diyos. Si Jesus yung ginawang okay sa atin. Kaya lahat tayo,
Through Jesus, pwede tayong bilhin ng tawad sa aming mga kasalanan, pinakakalamang handog ng handog. Si Jesus ay naging handog natin ng buong tao sa kasalanan ng libutan. Kaya, pray lang tayo na, pwede patawarin mo ako sa kasalanan ko. Ganun nabilis ngayon. So, ganun. Si, kung si Christian ninyo, iaaray nyo, di ba hindi nyo iaaray? Dahil, kaya titilagin mo, kung tutulutan nyo si Christian o si Travis na lang. Nagpubuntan mo ng ulo, tapos iyakot mo. So, hindi mo kaya yun. Pero si Abraham, pinahaya. Pinagmamahal niya na lang hinundog niya. Kaya sa tinawag na Father of Faith. Walang makakabura ng record niya. Ngayon, ang tanong, meron ba kayong isaak sa buhay ninyo na mas mahal nyo kaysa sa Diyos? Pwede niya bawihin. So, ganun yung takbo kanina ng ano. Ganun yung takbo namin sa akin. Ganun. Ngayon, ano yung isaak? Yung pinakamahal nyo? Yung motor nyo ba? Mahal nyo? Yung trabaho nyo ba? Yung negosyo nyo? Mas mahal nyo ba yan kaysa sa Diyos? Yung mga yung tatlo, mas mahal nyo ba yan kaysa sa Diyos? Pwede siya bawihin sa inyo ng Diyos. Yung mga ayudang pinipilahan nyo. Grabe ng Diyos, ang araw ng Sabat ay ibigay niyo sa akin. Nasa 10 utos po yan. Ang araw ng pamamahinga ay ibigay niyo sa akin. Mag-worship kayo, sumamba kayo sa akin. Pero may mga kasyado ngayon, sa araw ng pagsamba, nandun sa mall. Isang araw, pag-consider sa Diyos, baka yung mall, bawihin sa buhay niyo. Aalisin ko dyan yung SM sa Marinao. Pag linggo, parehang punta mo dyan, deselos na ako. Ililipat ko yan sa susubon. Para di mo na mapuntahan yung donors, ililipat ko. Sa tahan nyo na, sa mag-asawa, ganun po yung insahay ng Panginoon sa atin. Lalo mas tayo lahat ngayon pare-parehas, iisipin natin, paglabas natin mamaya, ano ba yung isaak sa buhay ko? Nag-joke ko nga ako kanina, sabi ko, kung sino dito mahal ninyo, kung sino kung may mahal kayo dito na gusto nyo alisin sa church, gusto mo din ni Lord, kapagkuhan nyo, mahalin nyo na sobra na hindi sa church. Ang nakasama ko nga sa joke kanina, si Pastor Cesar, kung bakit wala dito, saka si Pastor Delphine, baka minahal ng sobra ng ilan sa atin. Diba kasi ako, ah, mahal nyo si Pastor Delphine, ilang asahan nyo lagi yan, ha? Kaysa sa akin, ha? So, yung Pastor Benfield, rest ka dyan, at least. So, si Pastor Cesar, panayang anas, panayang puro, inaasahan nyo na lagi yan. Diyan kayo sumasandig. So, Cesar, at least. So, yung reminder po sa amin lahat. Sabay-sabay tayo, lalabas ng 10:30, uuwi, isipin natin, isurrender natin yung isa sa buhay natin. Pwedeng pera, pwedeng ako, sa ako before si Amboy. Mas inuuna ko si Amboy kaysa sa mga gawain, sa mga dalaw, sa mga bahay. Mas wala si Amboy. Walang bantay. Eh, pinanan na devotion ko po ito. Baka bawihin si Amboy. Okay po, tayo po tayong lahat. Number one. Ito ba yung ating application number one? Pag pumunta po tayo dito sa simbahan, kailangan po meron po tayong dala. Yun po yung biblical po yun eh. Yun yung tunay na pagsamba, yung naging biblical. Pag sinabing biblical, yun po yung gusto ng Diyos o requirements ng Diyos. Pag pumunta po kayo dito, huwag niyong nakasabihin na kailangan mag-bless ako doon. Kailangan magpasok doon, mag-bless ako sa mga umaawin, mag-bless ako sa mensahe. Pagkapagkapi ako doon, kakain ako doon, kailangan uwi ako busog. Hindi po gano'n ang requirements ng Diyos. Kailangan may dala ka. Ano dala mo? Problema? Bigate? Dali mo dito isuko mo. Gumihan ng buhay ka, magdala ka ng konting pera. O sa aming mga patatagal na dito, 10% sa anong buhay, dali mo. Ilagay mo dyan sa offering. Yung po ang tunay na requirements ng Diyos. Number two. Huwag natin mahalin ang mga bagay o mga pamilya natin ang higit sa Diyos. Kasi pag nagselos siya, babawihin niya. Number three, pag minahal natin ang Diyos, katulad ni Abraham, minahal niya yung Diyos kaysa kay Isaac. Ginawa siya ang father of faith.
ang lahi niya naging sindami ng buhangin. Sa dagat, naging sindami ng bituin sa lupa. Natupad po yun. So, ibig sabihin po pala kung naging tapat tayo sa Diyos, mas mahal natin ang Diyos kasi sa lahat ng bagay, mapapalayan ng Diyos yung ating anak, apo, kapaupuhan. Ganyan pala nangyari kay Abraham.
mensahe. Palapakan niya po natin ang Panginoon. Nalaman na po natin na kung meron tayong mas pinapahalagahan at kung meron tayong mas kinukuna, kinukuha pala yung Lord. Kaya, huwag po tayong sana po at dalangin natin na maging katulad tayo ni Abraham. Na uunahin talaga lahat, tingnan nyo, kahit sa isang anak, kahit isang tayo, hindi natin kaya maghandog ng anak, ay si Isaac, ano? Pero si ano, si Isaac sa painap ka na nang gagamitin. Parang yan daw, may dalang awa, may dalang amoy, may dalang espada, kayo, yung pang, pagtabas ng lane, pagtsak-tsak-tsak sa anak niya. Hindi siya nagatumiling sumunod sa Panginoon. So pag nakita naman po kasi ng Panginoon, nakita ng Diyos kung paano si Abraham ay tunay na nagpalataya sa Diyos, anong ginawa? Tatsak-tsak pa si Isaac. Kaya nakikita ng Lord yun, yung pananampalataya natin. Yamang tayo ay nakakilala at nanampalataya, lubusin na natin. Ibigay na natin yung the best. Pagaya sa pag-ano, eh paano kung pahalagaan ko yung pera ko ng sagad? Ay baka kunin ni Lord yun lahat ng pera ko. Oh, pero kung ano sabi ng Panginoon, magdala ka. Dalin mo yung handog mo sa akin. Adi, dala-dala. Ako po, yun po yung napatunayan ko sa sarili ko na talagang hindi ako nag, kahit kainan, hindi ako nag-atubili na tumulong o magbigay sa Panginoon. Kasi yun ang utos niya eh. Pag ginawa mo yun, magiging hawa ka. Ako po, may ginawa. O puminawa po talaga ako, hindi lang ako, pati isang bahayan, at pati isang bahayan po lahat. Kaya yun po yung tunay. At marami tayo dyan, at yung ating mga kapatid na gano'ng sumunod, talagang hindi lang kulang. Sa lahat ng kailangan, mindset niya, naku, wala akong ibibigay dito, wala akong iriligalo, ano kaya nga gawin ko dito? Naku, tapos naman, paano kaya yun? Gusto mo mag-ibigyan yung mga, ayaw ko na magsalita ng pangalan, ayaw ko, gusto ko silang lahat mabigyan, gusto kong tumulong, gusto kong magbaba. Maibigay ko yung the best, so kapagaya yung ginagawa ko sa kanila dati. Pero alam nyo, ilang araw bago sumapit ang Pasko, pinagpala ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon yung nais niya. Bakit? Kasi sumusunod siya sa Panginoon. Yeah. Hindi naman sinabi ng Panginoon yung lahat ng pera may ibigay mo. Hindi po ha, alam nyo kung ano yun. Ano yun? Ako po sa totoo lang, lahat po nagbibigay. Kung ako po ay magbibigay ng tithes sa Panginoon, yung sabi ng Panginoon, konti lang yun. Pero mas marami po akong naibibigay ng offering kaysa nung sa tithes. Right? Kasi mahirap ibigay ang offering. Nung sa tithes, kilog talaga yun. Pag inastos mo yan, is ninanakbag na nakakatango tayo sa Kanya. Pero yung offering, yun po yung mahirap. Kasi yun ang sa'yo eh. Yun ang sa'yo. Kaya yung offering na yun, nagpapirap ibigay ni Lord. Kaya ako, hindi ako nagsawa, mas malaki yung offering ko kaysa sa tithes. Kasi kung di ka, mukha ng buhay po kasi, kaya ganon. Ano, iba nga po yung may hanap buhay, iba rin wala. Kaya ako, mas malaki yung offering. Kaya sa Lord, pag ako sinabi ng Panginoon na, yun po yung sikreto kasi ng buhay, naranasan ko managana, naranasan ko maghirap, na naranasan ko lahat ng buhay na masarap ang buhirap. Pero sa lagang pag mahirap, mahirap. Pero ako naging faithful pa rin kay Lord kahit na pangahirap, kahit nakadanas ako noon. Pero nung ginawa ng Panginoon, hindi ako hinayaan maging mahirap. Hindi ako pinanatili ko sa ganong kahirapan. Ipinalik ako na masigit sa dating buhay ko na mayroon. Yung saya mo, walang kapantay. Kaya walang papalit sa akin kay Lord. Yung po, nakita lang puso ko, nakita nyo naman na ako talaga sa Panginoon. Sa Panginoon. Iiwan ko yung pamilya ko para sa Panginoon. Ganyan po. Kaya, nawa po ay 2024, kung kayo man po ay hindi ganun malaki yung pananalit ninyo sa Panginoon, imaris po. Unahin niyo po siya. Kasi parang yung gusto niyo mangyari sa buhay, yung ibigay ng Panginoon, ng manuwag sa puso ng Diyos. Na huwag nang mag-atubili. Kasi yan, ganun biya niya. Ang abutin na lang po natin, tayo may problema, kaya hindi natin maabot. Pabigat yung kamay, hinihila pa baba. Kaya kailangan, susumpitin na lang natin, aabutin na lang po natin yan. Maging kapat lang po tayo sa Panginoon. At unahin natin siya. Natalingin ako, ano? Sabi ko nga, may nagpaalam sa akin, di ko sasabihin ang pangalan. Oh, bakit unahin mo na? Ilang oras lang. Huwag kang umalis. Huwag kayo umalis. Unahin niyo muna yung pagsamba.
Pero praise God naman, nandun naman yung pagsunod. Kaya po, unhealthy sila. Hindi po naanay sa libro nila. Kaya, salamat po sa Lord. Sige po, at ilabas na po natin yung aking hinahantol sa Panginoon. At ang paghahantol natin sa Panginoon ay talaga yun na eh, kaupusan na sinabi ng Diyos na dalilin niyo sa akin ang inyong hinahantol para sa akin. Kaya, ako po ay hindi na nagtubiling ibigay sa Panginoon, yung para sa Panginoon, at yung aking opening sa Panginoon. Yan po, ibigay lang sa Panginoon. Sige po, kayo po na lahat at langit po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa mga blessing na tanggap 2023. At pagpasok na itong taon, Panginoon, salamat, masipit pa, Lord, na ang aming pananampalatayan para yung aming puso, hallelujah, na kung saan minsan nahihirap ang kalooban namin, nahihirapan kami magbigay ng handa sa iyo. Pero Lord God, alam po namin, natutunan na namin kung paano sumunod, kung paano yung mga utos mo, nagagampan na namin, Panginoon, at susundin namin at hindi masasayang, higit pa sa inaasahan namin, Panginoon, yung balik mo. Kaya nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, na ang lahat ng ito, ikaw ang may kagustuhan. Ikaw, nais mo sa amin na ayaw mo kami maghirap, nais mo mga anak mo maging tagapagmana mo. Nais mo, Panginoon, kami tulungan. Nais mo, Panginoon, na kami paangatin ang buhay. Nais mo, Panginoon, kami walang sakit. Nais mo kami pagalingin. Nais mo, Panginoon, kami maging malakas. Yun po, Panginoon, ang inaasahan namin sa iyo. Kaya naman po, Lord, at ito kami sa basama, sumusunod sa kalooban niyo. Inuuna na namin ang nais mo. Hallelujah. Nais mo, Panginoon, na kami magtagumpay sa aming mga lakad, sa aming mga hanap buhay. Kaya inuuna ka namin, Panginoon, walang hihigit sa pagmamahal namin sa iyo, Diyos. Kaya salamat po at ikaw po ang Diyos na nagturo sa amin. At salamat sa magandang mensahe, Lord God, na walang ang isa at Panginoon dito ay matututo ng aming Panginoon na katulad ni Abraham, ang aming mga puso. Kung paano na lang pala tayo si Abraham. Hallelujah. Ganun din kami, Panginoon, nananampalataya na walang hihigit sa pagmamahal namin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa magandang mensahe at ganun din, Panginoon, sa amin na pagsamantalang pag-iwiwalay. At salamat, O Diyos, sa mga panauhin o sa mga tao na nakasama natin ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Ay po, Panginoon, ang humi po sa mga tao na kasama namin ngayon the first time. Hallelujah. At yung mga dati namin kasama na narito ngayon, bless mo sila, pagpalain mo sila, lagi yung kaungawa ng salita mo, Panginoon. Ang unity, pagmamahalan ko ng Espiritu na naghahari sa bawat isa, ay siya namin manatili. Kaya salamat po at maging sa pansamantala namin pag-iwang-iwalay. Ikaw po yung makita hanggang makauwi kami sa aming pupuntahan. Ang mga dalaanan ay awil at maging pagpapala po kami pagdating namin sa awilan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-sama dalangin. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.